Anapora at Katapora, ating alamin. Ang Anapora at Katapora ay mga panghalip na nagsisilbing pananda upang maiwasan ang paulit-ulit na pangalan sa pangungusap. Simulan natin sa Anapora. Ang Anapora ay mga panghalip na ginagamit sa hulihan bilang panimula sa pinalitang pangalan sa unahan ng pangungusap. Narito ang mga halimbawa. Una, sina Bonifacio at Sulaiman ang mga bayaning Pilipino. Sila ay mga dakilang Manileño. Kung mapansin, mayroon tayong pangalan na sina Bonifacio at Sulaiman. At ito ay pinalitan ng panghalip na sila upang maiwasan ang pag-ulit ng mga pangalan nina Bonifacio at Sulaiman. Ang sumunod na halimbawa, patuloy na dinarayo ng mga turista ang Dos Palmas Resort sa Palawan dahil sila'y totoong nagagandahan dito. Ang ating pangalan ay turista na pinalitan ng panghalip na sila upang maiwasan ang pag-ulit ng pangalan na ito. Sumunod, si Chloe Berhing ay isa sa mga dayuhang turista na pumunta sa Dos Palmas Resort dahil ayon sa kanya, paborito niya itong pasyalan. Mayroon tayong pangalan na Chloe Berhing na kung saan ay pinalitan ng panghalakan niya upang maiwasan ang pag-ulit ng pangalan na Chloe Berhing. At ang sumunod ay ang Katapora. Ito naman ay mga panghalip na ginagamit sa unahan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa hulihan. Tandaan, ang pangalan ay makikita sa hulihan ng pangungusap. Ito ay isang dakilang lungsod. Ang Maynila ay may makulay na kasaysayan. Kung mapapansin natin, ang panghalip na ito ay nasa unahan at ang pangalan ay nasa hulihan ng pangungusap. Ginamit ang panghalip na ito bilang panghalili sa salitang pangalan na Maynila. Sumunod na halimbawa, patuloy nilang dinarayo ang Dos Palmas Resort sa Palawan dahil ang mga turista ay totoong nagagandahan dito. Mayroon tayong panghalip na nila o nilang sa unahan ng pangungusap na tumutukoy sa turista. Sumunod, siya ay isa sa mga dayuhang turista na patuloy na pumupunta sa Dos Palmas Resort sa Palawan dahil ayon kay Chloe Berhing, paborito niya itong pasyalan. Kung mapapansin, mayroon tayong panghalip na siya sa unahan ng pangungusap na kung saan ay tumutukoy kay Chloe Berhing na nasa hulihan ng pangungusap. At narito pa ang halimbawa ng Anapora. Sina Jose Rizal at Andres Bonifacio ang mga bayaning Pilipino. Sila ay mga dakilang Pilipino. Muli, mayroon tayong mga pangalan na nasa unahan na pinalitan ng panghalip na sila sa hulihan ng pangungusap. Ikalawa, si Mina ay naglalakad sa kalye ngunit nadapa siya. Mayroon tayong pangalan na Mina na pinalitan ng panghalip na siya sa hulihan ng pangungusap. Ikatlo, nakapili na ng damit na bibilhin si Trixie, ngunit nakita niyang kulang ang perang dala niya. Muli, upang maiwasan ang paulit-ulit na pangalan, ginamit ang panghalip na niya. Gayun din sa mga sumunod pa ng pangungusap. At narito naman ang ilang mga halimbawa ng Katapora. Una, ito ay isang dakilang lungsod. Ang Maynila ay may makulay na kasaysayan. Muli, gumamit tayo ng panghalip na ito sa unahan ng pangungusap na kung saan ay tumutukoy sa Maynila. Ikalawa, siya ang dahilan kung bakit nabasag ang salamin. Tumatakbo si Mark sa loob ng silid kanina. Gumamit tayo ng panghalip na siya na tumutukoy kay Mark. Ikatlo, umiiyak ang baby niya kanina, kaya pinakain ito ni Manang Rosa. Muli,
Mahatagpuan natin ang salitang niya sa unahan ng pangungusap na susundan ng pangalan na siyang pinalitan nito. Ika-apat, nagkasakit siya kahapon. Pero pumasok na sa klase si Jake kanina. Muli, ang katapora ay panghalip na mahatagpuan sa unahan ng pangungusap na susundan ng pangalan. Ang siya ay tumutukoy kay Jake. Gayun din ang sumunod pang pangungusap. Naway ikay may natutunan para sa aralin na ito. Maraming salamat! Hanggang sa muli! At laging tandaan, laging lama ang may alam!